Yeah!
special po talaga ang pagbisita namin dito sa Las Piñas. Andito po po, baka na mga bisita natin. Andito po, ang former president, Jack President Jimmy. Andito kasama natin. Nandyan po si Senator Manuel Villar, si Senator Cinta Villar, pati yung ate po, andito. Pati Mayor Inanda is here. My gosh. Ang majority floor leader nandito. Napaka-special talaga ng aming pagbisita dito sa Las Piñas. Kaya hindi po namin makakalimutan ang inyong pagmamahal. At, oh, ang pagkailan ay alatin. Hindi po pangkaraniwan ang naging pagbisita po namin sa Las Piñas. Kami po ay community ay matagal na umiikot sa lahat ng dako ng Pilipinas. At kami po ay patuloy ang aming ikinakalat ang mensahe ng pagkakaisa ang aming naging adhikain. Kami rin kay Sana ay kailangan na magdalaga. Yan ang unang hakban para makabalik tayo sa mas magandang buhay kaysa nangyari sa nangyaring 2 taon. Ang dami po natin gagawin. Tutulungan po natin para magkatrabaho ulit ang mga Pilipino. Tutulungan po natin ang mga maliliit na negosyante. Palalapagagandahin po natin ang ating agrikultura. Magkakatrabaho ulit at gaganda ang buhay ng ating mga pagsasakaan. Maganda ang buhay ng ating mga mag-iisa. Papalawagin po natin ang tourism industry para ito ay magbibigay ulit ng trabaho. Ayusin po natin, patuloy po natin ang ating build program na sinimulan ni Pangulong Duterte. Ngunit palalawagin po natin at isasama natin ang digital infrastructure. Yung ating internet, kailangan po mas mabilis at kahit umaabot kahit saan. Ang ating, kailangan po natin pag-aralan kung paano natin ipababa ang presyo ng kuryente para hindi masyadong nahihirapan ang taong bayan. Yung mga ospital natin, kailangan natin pagandahin ang sa ganoon kung meron ulit na sakuna na kagaya ng lahat ng dumating ng Pilipinas ay hindi na tayo masyadong mahihirapan at masanda na po tayo. Marami po ba tayong gagawin? At alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipa, kahit gaano katapat ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas, ay siya ay isang tao naman. At kung meron tayong natitunan sa napandemya na krisis na dinadaanan natin, yun ay lahat po ng Pilipino ay nangangailangan ng tulong. Kung sino mang pinakasigat hanggang yung pinakakaraniwan na mamamayan, yung pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap, lahat po ay talaga po nangangailangan ng tulong. At alam naman po natin, wala na pong tutulong sa Pilipino kung hindi ang Pilipino din. Kaya po namin inisinisigaw at idinadala ang mensahe ng pagkakaisa. Dahil kung hindi tayo sumunod sa ating mga naging ginagawa noon, kung kapag-aralan po natin ang ating kasaysayan ng Pilipinas, lahat po ng sakuna, lahat ng problema, lahat ng kahirapan, lahat ng krisis ay tayo'y nakaraos dahil tayo'y nagkakaisa. At yan po ang aming adhikain ng unity. Kaya po unity niya. Dahil nanggaling sa unity din ang pagkakaisa. Yan po ang mensahe na dinadala natin sa taong bayan. Yan po ang mensahe na isinisigaw natin kapag kami ay umiikot. At masasabi ko naman, mahirit naman ang pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa sa adhikain ng pagkakaisa ng ating mga kababayan. At hindi naman po nakakapagal ito. Dahil naman,
Kaya po, sa amin, si pagsisimula namin na dalhin ng mensahe ng aming adhikaya ng pagkakaisa. At sagot po na ating mga kababayan. Ang sagot po na naririnig namin ay nung una ay bulong pa naman na halos hindi na po marinig. Ngunit habang tumagal ang panahon, dahan-dahan po palakas na palakas ang bulong na yan hanggang maliwanag na maliwanag na ang kinig na ating mga kababayan hanggang yung bulong ay naging sigaw na at ang aming adhikaya ay naging kinusan na ng pagkakaisa. At habang tumagal po ang panahon, naririnig po natin ang boses ng ating mga Pilipino. At sinasabi ng mga Pilipino at sinisigaw sa atin ng mga kababayan natin. Kasama ako sa pagbabago, kasama ako sa pag-uulan at pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kasama ako sa pagmamahal sa Pilipinas at paganda ng Pilipinas. Kasama ako sa kinusap ng pagkakaisa. Itong gabing ito dito sa Las Piñas magkasama po tayo lahat at dahil itong gabi na ito araw na ito dito sinimulaan ang kinsan ng pagkakaisa at ipagpatuloy po natin hanggang tayo ay masasabi po natin na dahan-dahan na ipagkaisa natin ang Pilipinas, dahan-dahan na paganda natin ang buhay ng ating kapwa Pilipino, dahan-dahan dahil pinaganda natin ang Pilipinas at muli natin magkakahanap sa buong mundo at haharapin natin sila at magmamalaki tayo. Tignan nyo kami mga Pilipino, kahit anong kahirapan, kahit anong sakuna na dumating dito sa Pilipinas, kami ay nakaraos, hindi lang nakaraos kundi sumikat pa dahil kami nagkaisa, dahil kami nagtutulungan, dahil kami nagmamahal. At titignan po natin, haharap muli po tayo sa buong mundo. At isisigaw natin muli, ako ay Pilipino, taas ko dahil Pilipino. Yan po ang layunin namin ni Maysara. At kami po, ang tambakan ng mato sa Katatuberte ay isa na sa pinakamagandang halimbawa, pinakamagandang simbolo ng pagkakaisa. Dahil po, kung ang isa ko dahil po na nanggaling sa Norte, at ang isang kagaya ni Inday na nanggaling sa Davao, sa Mindanao, na nanggaling sa magkabi ng Davao ng Pilipinas, ay kayang magkaisa, ay kayang simula niya ipagkaisa. Kaya pagpatuloy po natin ang ating ginagawa para makalimutan natin at makarating na tayo dun sa aral na sinamasasabi natin ang sambayan ng Pilipino ay magkaisang ulit at kapit-bisig kumaharap sa lahat ng problema. Ngunit ipinagbubukod po natin lahat ng sipa ng galing ng pagmamahal ng bawat Pilipino upang ang Pilipinas ay pagandahin natin. Huwag po natin titigilan ang ating nasimulaan ngayong gabi na ito. Alalahanin po natin itong pagsimula at ipagpatuloy po natin hanggang tayo ay magtagumpay. At ang aking pinag-uusapan ng tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa karating na halalan, kung hindi ang tunay na tagumpay, ang tagumpay ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Kaya ipagpatuloy po natin ang
sakripisyo para sa ating kapwa-Pilipino. At kapag tayo ay masasabi natin buong na naman at hindi nag-aaway-aaway at hindi naghati-hati kung hindi nagsanib pwersa ang buong Pilipinas para sa Pilipino, sama-sama po tayo babatong muli. Amen.